Okay. Mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anong oras man po sa inyo dyan ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, muli po ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Mga kabunyog, ano talaga, no? Mukhang hindi matatapos pa itong ano? Mukhang hindi pa matatapos itong matinding awayan ng mga Duterte at Romualdez, eh. Hanggang sa ibang bansa, dala na, mga kabunyog, ha? Hanggang sa ibang bansa, dala na. Bakit? Ay di ba, kahapon umalis si Marcos Jr. papunta ng Japan. Mayroong summit ng ASEAN doon, eh. ASEAN-Japan na summit yata yon, eh. Eh syempre, hindi nawawala ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Oh, pagdating sa Japan, syempre mayroong activity doon, sinalubong ng Filipino community. Oh, kaya lang, pagsalubong ng Filipino community, yan, nilapitan si Martin Romualdez ng ilang mga Filipino overseas Filipino workers. Ha? May dalang bandila ng Pilipinas, lumapit kay Martin Romualdez, syempre si Martin Romualdez nakipagkamay naman. Kaya lang mayroon palang dalang ano, maliit na papel, may nakasulat. Support VP Sara. Supporter para ni Sara Duterte. Supporter para ni pala ni Sara Duterte. Muntik ng matusok ng bandila, nung stick ng bandila si Martin Romualdez. Mayroon pang isang lumapit, ang sabi naman, parang sinabihan si Martin Romualdez, ano? Salamat sa pang-aapi mo kay Ka Eric daw. Ang malinaw dito, mga kabunyog, planado yon. Hindi naman yun ginawa ng mga yon na ano lang, spontaneous. Ano yon? Planado talagang ipahiya si Martin Romualdez doon. Planado talaga yon. Sabi ni Jun Bulacao, Marites daw tayo. Alam nyo, mga kabunyog, tayo, tulad ng sinabi ko, wala tayong kinakampihan dyan. Mag Sara Duterte, mag Romualdez, pare-pareho naman yan mga angkan ng mga political dynasty sa Pilipinas. Di ba, mga kabunyog? Kaya lang, talagang pinaparamdam na kay Romualdez yung ano, ng mga supporters ni Sara. Kahapon nakita nyo, yung rally naman ng mga supporters ni Digong doon sa Quezon City Hall of Justice. Mga bastos talaga. Ay dito naman sa Japan, ayan, tama po yung observation nyo sa Kabunyog Sally Kapili. Mga rude ang supporters ni Sara. Para hindi mga Pinoy, walang modo. Bastos, tama ka, Sasha and Digweed, 1967. Gusto talaga nilang hiyain si ano? Gusto nilang mag-create ng eksena doon. Kasi yung eksena na yon ikakalat sa social media. Kumbaga, isang eksena na nangyari doon sa Japan, ikakalat sa social media. At totoo nga. Matapos yung pangyayari na yon, tingnan nyo to, ipakita ko sa inyo. Tingnan nyo to. Anong balita dyan? Tingnan nyo. Romualdez, napahiya. Kanino yan? DDS Watch. Ang vlogger, DDS Watch. Martin Romualdez, napahiya sa Japan. Sinalubong ng supporters ni BP Inday Sara. Kay DDS Watch na, ano yan, na channel sa YouTube. Ito naman. Kay ano naman, Princess Maui, ano rin to? Diehard supporter din to ni Sara at ni Duterte, ni Digong. Tambaloslos, tinusok ng flag. Ginantihan ng OFW. Yan. Ayan ha, kita nyo, coordinated yung propaganda, no? Ito naman, sa Parak TV. Speaker, muntik matusok sa mata, napahiya. Asan ang camera? Ayan. Di ba? Sabay-sabay yan. Ganyan ang topic nila ngayon, ng mga vloggers na maka-Marcos, ay maka-Duterte. Sinupalpal si Tamba, mali po ang ginagawa nyo kay Eric. Mga OFW sa Japan, sinupalpal si Speaker Martin Romualdez. Yan. PH update. Yan. Nakikita nyo na, lahat ng mga channels sa YouTube, ito pa, Pinoy Streamline, kawawang Tamba, natusok sa mata si Tamba sa Japan. Kaya kita nyo, mga kabunyog, talagang ginawa nilang issue yung ano, yung nangyari sa Japan. Ganyan ngayon, coordinated ang galaw ng mga DDS, coordinated.
Kita nyo? ano yan eh? Na matindi to? Ako, sa tingin ko dito, hindi pala lalampasin to ni Martin Romualdez. Hindi pala lalampasin to ni Martin Romualdez. Abangan natin yan, mga kabunyog. Naalala nyo? Naalala nyo nung sinabihan si Martin Romualdez na tambaluslos ni Sara? Gumanti ba si Romualdez? Nung simula, hindi. Nung simula, hindi. Yung pala, mas matindi. Ano? Tatapyasin pala ang confidential funds. Mas matindi pala ang ganti ni Martin Romualdez. Eh. Dito, pinahiya si Martin Romualdez dun sa Japan. Oh. Kita nyo? Pinahiya. Mamaya, ipapanood ko sa inyo yung video niyan. Papanood ko sa inyo yung video niyan. Ngayon, tingin nyo ba papalampasin ni Martin Romualdez yan? Hindi. Pagbalik ng taong 2024, mayroon na naman tayong aasahan dyan. Mayroon na naman. Sabi ni Ernesto Gomez, hayaan natin sila magkagata. Pare-pareho naman mga swapang yung mga yan. Tama. Tama po yan. Tapos tayo, nagagalit sa atin yung mga DDS, pati mga Maka Marcos, nagagalit sa atin kasi ginagatungan daw natin. Ano naman? Ano naman kakayanan natin gatungan yan? Ha? ano naman kakayanan natin gatungan yan? Wala. Talagang sila, nagsi-self-destruct sila. Sila-sila talagang nagsasaksaka na. Ngayon, sa tingin ko, sa mga susunod na state visit, sa susunod na mga lakad ni Marcos Jr. at ni Romualdez sa ibang bansa, mukhang i-istriktuhanan niyan ang mga papapasukin ng mga Pilipino OFWs. Yung mga meeting sa mga Filipino community, titingnan niyan yung mga bag. Ano bang dala-dala nyo? Tapos, mayroon ng ano, hindi na basta-basta makakalapit kay Martin Romualdez dyan. Kasi baka maulit na naman. Ano yan na yan? Magi-stricto na yan si Martin Romualdez. Halimbawa, may lakad na naman sa ibang bansa. Kapag may meeting sa Filipino community, hindi na niyan papabiluhin yung basta may lalapit sa kanya. I-screen na yan. May hawi voice na yan. Sigurado yan, ano? May hawi voice na yan. Kasi leaks yun na itong nangyari. I-anticipate niya na yan na malamang, ano? Malamang mayroon pang ibang mga pinaplano. Ayan, oh. Kaya ang title ng topic natin ngayon, Kampo ni Sara, Gumanti, Romualdez, pinahiya sa Japan. Ito mga kabunyog, buti na lang si Romualdez dyan, nagpaka-civil. Nang mabasa niya yung please support BP Inday Sara, sabi niya, saan ang camera? Kaya lang may lumapit pang babae. Sabi sa kanya nung isang babae na OFW rin, salamat sa pang-aapi mo kay Ka Eric. Sabi na lang ni Romualdez, nag-thumbs up na lang. Mabuti hindi pikon si Romualdez eh. Pero gagantihan sa darating na mga araw. O ito mga kabunyog, panuorin niyo na yung video niyan. Ayan oh. Thank you po sir sa pagsuporta kay BP Sara. Maraming pong salamat sa at thank you po sa pag-api mo kay kay Eric. Maraming salamat. Mali po 'yon. Okay, salamat ha. Damang salamat. Kita nyo? Ano talaga 'yon? Planado 'yon. May pagkabastos talaga siyempre itong mga DDS, itong mga supporters ng Duterte. Pero nagpaka-civil si Romualdez. Una nung may lumapit sa kanya, hindi niya alam kung anong gagawin sa kanya noon. Okay, ano naman siya, nakipagkamay. Kasi ang nakita niya, Filipino OFW may hawak na bandila. Ito. Ayan. O, nakipagkamay siya. Tapos, nung nakipagkamay na siya, mayroon palang dalang papel, oh. Ayan, linabas na. Oh, please support BP Inday Sara. Tiningnan ni Romualdez,
Oh, sabi ni Romualdez, ano? Nasaan ang camera? Nasaan ang camera? Oh, yun. Kaya lang ito, may lumapit naman na isang babae. Oh, ang sabi sa kanya, thank you for supporting Inday Sara, pero insulto yun. Tapos sabi niya, ito. Thank you po sir sa pagsuporta kay VP Sara. Maraming pong salamat. At thank you po sa pag-api mo kay ano kay ka Eric. Maraming salamat. Hindi nagpakita si Romualdez na napikon. Pagsabi na thank you po sa pang-api mo kay ka Eric. Salamat. Tapos sabi mali po 'yon. Nag-thumbs up na lang si. Ano to? Tapos after ng pangyayari na yan, yun ang pinakita ko sa inyo, yan, kinalat na ng mga vloggers at mga page, yung mga pages ng DDS sa Facebook at saka yung mga channel sa YouTube, yan o, lahat na ang topic yun na, tambaluslos, tinusok ng flags, syempre pinapahiya si Romualdez. O yan, nakakatuwa tong away na ito ng Romualdez at saka Duterte, hanggang sa ibang bansa o, Speaker muntik matusok sa mata, napahiya. Talagang ano, may mga plano na ngayon ang mga ang kampo ni Sara, no? Tandaan natin mga kabunyog, ha. Diyan sa pre-departure program, protocol 'yan, dapat hinahatid ng Vice President ang presidente pag umaalis. Pero hindi sumipot diyan si Sara Duterte. Wala si Sara Duterte doon sa pre-departure program. Well, protocol wise dapat nandun siya. Kaya matindi to. Ha? O sabi ni Enrica Olivia Muñoz Cruz, maledukado kampo ng Duterte. Ano yan mga kabunyog? Hmm? Sa totoo lang, tayong mga nasa oposisyon, hindi naman tayo ganyan kabastos, ano? Hindi. Tayo ano lang, naninindigan tayo sa ating mga pinaglalaban, pero hindi tayo nang babastos. Sa totoo lang, sarali nga kahapon doon sa ano eh. Sarali nga kahapon doon sa prosecutor's office, doon sa harap ng Quezon City Hall, sa Hall of Justice. Bastos yung mga DDS. Pero yung mga leftist, yung mga supporters ni Franz Castro, ano lang. May hawak silang mga placards, pero tahimik sila. Hindi sila hindi nila binabastos ang mga tao. Pero yung mga supporters ni Duterte, tinatawag sila Franz Castro at ang mga kasamahan nito na ano? Terorista! NPA! grabe, grabe yung pambabastos. Kaya ito, itong ginawang ito kay Martin Romualdez, bahagi na talaga ito ng malamang. Asahan na natin sa susunod na taon, dahil nga mahaharap sa grabing sunod-sunod ang mga magiging pagdinig next year. Pagsimula ng taon, January, anong didinigin? Una yung ano, revocation ng franchise ng SMNI, magkakaroon ng pagdinig. Sa Senado, magkakaroon ng pagdinig kay ano, kay Kibuloy. Kaya yung mga Sara Duterte supporters saka mga Digong supporters, ano yan, magiging ano na yan mga kabunyog. Magiging ano na yan? Sunod-sunod na yan. Yung ginagawa nila ngayon, yung kabastusan na yan at saka agresibo, ano na yan? Gagawin na nila yan sa susunod. Ha? Ano to? Sabi ni Clausura, that is an expression of desperation. Ha? Anyway, hayaan natin sila. Tayo naman, nanunood lang sa away nila eh. nanunood tayo sa away nila. Pero talagang iba itong ugali ng mga DDS, ano? Ha? Wala. Pero sa susunod nito, ako lang, ang magiging ano dito, ang mangyayari dito, sa sunod na mga bisita ni Marcos Jr., kasama niya si Romualdez sa ibang bansa, i-screenan niya ang mga lalapit na mga OFWs. Hindi na yan basta-basta papalapitin. Ha? Ano yan? Mag-aano na yan, mag-i-stricto na yan. Magkakaroon na ng hawi boys yan. Ang hawi boys, taga-hawi. Kung sino mang lalapit, halimbawa kay Romualdez, titingnan muna anong sadya. At baka may dala-dala na naman na, ano, na papel na may nakasulat. Protect BP Sara.
Pero sa tingin nyo ba yung ginawa na yun ng OFW, ano yun? Spontaneous, ibig sabihin, ano niya lang? Kusa niya na lang na naisip? Hindi. Ano yan? Planado yun. Planado yun. Ha? Katulad rin ng mga nangyari nitong nakaraang araw, yung statement ng mga alumni ng PMA in support kay Celes at Badoy, yung rally kahapon ng mga DDS supporters doon sa harap ng Quezon City Hall of Justice, lahat yan, planado na yan. Planado. Itong ginawa ngayon sa Japan, planado na yan. Kaya asahan na natin sa darating na mga araw, maghanda kayo ng maraming popcorn. Marami tayong papanuuri na ano, yung ano, gaganti rin yan si Romualdez. Gaganti rin yan. Gaganti rin yan. Basta po tayo mga kabunyog. Ha? Tayo, nasa pagtatanguyod lang tayo ng katotohanan. Hayaan nating mag-away-away ang mga unitives na yan. Hayaan natin sila. Basta po tayo, lagi lang po tayong sa katotohanan, lagi po nating ipaglaban ang nag-iisa nating mahal na inang bayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw. Bunyog.